Fellow members of the community, okay? The act of listening. Ate Subo said, to the mission planted by God in my heart with the fullness of Holy Spirit in me. And liyam na liyam yung mga reflection, yung mga key takeaways ng ating mga kasama dito sa conference na to using this application. Nakikita natin, nagrinig natin yung fruit of the Spirit in us. Okay, ayun muna ha. Mamaya na kayo, marami mo kayo, pero sila muna, okay? Okay naman ha, ano naman dyan sa teachers, ready?
If you're ready, raise your hands like this. All right. All together, right? 1, 2, 3, West Side. Sisters,
we have the tendency to stay away from Jesus. But the good news is this, ask me what? What? Jesus has the nature of going after us. Kailangan pa yata Tagalogin, ano? Para mas may dating. Tayo bilang tao ay palaging napapalayo sa Diyos. Buti na lang! Tarihin na paano! Palagi namang naghahabol ng Diyos. Kaya pati sabi sa katabi, mapagod ka ng tumakbo. Stay with Jesus. Amen! Yeah. Ask me why! Why? Because we have a mission. We have a mission. Synodality, the essence of it is being together in Christ, but the vision of synodality is this. Ask me what? Why? Mission. Mission. And that's why our conference today is entitled New Evangelization Conference. Baka po natanong ninyo, what's new? Pwede namang Evangelization Conference. You know, we heard some people would say that we were preparing for this conference, the diocese, and you know, the groups that, you know, helped out to prepare for this conference. Some people would say, bakit pa kailangan niyo? Kailangan mo ba natin ang conference na? Well, today just confirm with how we were moved, touched, and inspired by the words of the Holy Spirit to our speakers that we needed this. Amen. Pero balik tayo. Bakit new evangelization? Alin niyo po kung bakit? Pasimple natin. Kasi yung mga piliyakan ay nakalimutan na kung paano mabuhay ang isang piliyakan. Evangelization in its essence focuses on the people na hindi pa kilala ang Diyos. Natatanggapin pa lang ang Diyos. New evangelization focuses on the people who knew Christ already. In Tagalog, nakilala na si Kristo, pero pinakawalan pa at kinalimutan si Kristo. That is why we exist. That is why the call for new evangelization exists. Ask me why? Kasi marami nang nawala. Alam mo kayo lang tayo dito? More than 2,000. Ang galing naman, no? Palakpan natin, di ba? Isa? Everybody say, thank you, Lord! Thank you, Lord! Pero, listen to this! What is 2,000 compared to 4 million? What is 2,000 compared to 4 million? There should be 4 million people celebrating today. But they are not here. But they have the potential to be here. Ask me why? Because God called you. Because that is our mission. Amen. Amen. That is new evangelization. Pakisabi sa katabi, bago yun daw. Bago yun daw. Kaya nga yun eh. Are you excited to respond and say yes to the call of new evangelization? Everybody say, yeah. Yeah. Before I call on some friends, brothers and sisters, to share their stories to us, I would like to share to you about one thing that is so important to new evangelization. Sa mga kapataan, tingin kayo dito, ang mga speaker nyo, tumapala, yan. Go na. Atin yung si Dominic Roque, no? Si Dominic Ochoa, yan. Young people, say this with me, kerygma. Isa pa, kerygma. Kerygma. Yung mga kapataan, ibang gusto na sabihin, kiligma. One more time, everybody say, kerygma. Kerygma. Kerygma is a term that means initial proclamation. Sa proseso ng evangelization, marami po eh. May 7 steps, may 3, may 5, you know. Pero yung pinasimple, stages of evangelization, una po ngayon, yung initial proclamation. Pagkatapos na yun, catechesis. At pangatlo ay yung accompaniment, yung parang BEC. Ngayon, pakinggan po ninyo. One more time, everybody say, kerygma. Kerygma. Ano yung kerygma? Ano yung initial proclamation? Ano ang laman ng kerygma? Simple lang po. Pakitignan niyo ang katabi. Parang alam natin sa katabi natin ang kerygma. Pakisabi sa kanya, tingnan niyo po yung katabi niyo. Huwag niyo po yung tingnan, ha? Yan. Yan ang sa atin eh. Pakitignan po yung katabi. Yan! Pakitignan po! Yan! Maghanap ka ng katabi. Tumala kayong katabi. Yan. Yan. Ano daw yung kerygma? Tingnan niyo. Okay. Sister, tingnan niyo ang katabi niyo, sister, ha? Hindi ko na sasabihin, nagbaba po ang kasakit. Yan, o. Sister, pakitignan po yung katabi. O lahat sa desa kaya, out of 3, tingnan ang katabi. Okay? Tingnan, ha? Sabihin, sumpa niyo ako. Ikaw? Ay? Mahal na mahal ng Diyos. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa iyo. Alam mo ba? May maganda siyang plano para sa iyo. Game ka na? Game ka na? That's kerygma. To simply put it, kerygma is a proclamation. Ito ha, tayo naman ay maninipa.
isang proclamation ng Paschal Mystery, na tayo ay mahal ng Diyos, tayo kanyang iniligtas na, at tayo ay para sa buhay na walang hanggan. Yun ang kirigma. At bakit po natin pinag-uusapan ang initial proclamation na ito? Tanay lang bakit? Bakit? Kasi yan ang kailangan marinig ng tao na nawala ng simbahan. Hindi complicated catechism. Simple lang. Ikaw ay mahal ng Diyos. Iniligtas ka ni Jesus at may magandang plano siya sa iyo. Ano niyo po yung iba kanina? Ha? Kaya si Father Muriel. So dami na sinabi ni Father Jason, ni Bishop, ni Sister, ni Dr. Ser Padilla. Nung nagkipanda si Father Jason ng conversion himself because of God's love, ano niyo po sinabi ni Father Muriel? Ask him why? Because whether you are active in service or you're far away from God, we all need to hear that again and again. Sabihin nyo, oo, sinabi yun ni Pope Francis sa Evangelic Outium. Kaya po sa mga pare, amen. We love you. Thank you for your commitment. Pero as a layperson, we want to talk to the priest. Brothers, it's okay not to be okay. We will not judge you. Because we know you are as human as we are. Yes. Everybody say, kirigma. Kirigma. That is what the world needs. That is what we need. To hear that we are loved by God. Amen. Amen. Kaya tignan po ulit yung katabi pa isabi sa kanya, mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Can I hear me? Amen. Amen. Sabihin nyo ba, I needed that. Talaga, di ba? Di ba? Minsan, yung mahal ka ng Diyos is packaged in this simple word. Ask you what? Kamusta ka? Kamusta? Di ba? Di ba? Huwag may naman sa sisi, di ba? That's a form of kirigma. Pakilala ko na muna po ako, no? Si Joe, I'm a lay missionary for more than a decade already. I'm a missionary of the Live Christ, Share Christ mission. I go to different places, also some parts of the world, to share the good news of God's love, to talk about chastity, to talk about love and relationships. And now, I'm joyfully talking about the beauty of our Catholic faith. Lastly, I was in Visayas, but 2 days before going to Visayas, I was part of a team that was invited to go to Batangas. Batangas, mga Batangas niyo. Si Bishop Ray, Batangas niyo. So I went to Batangas to facilitate a morning and afternoon recollection. We talked about God's love, talked about the Holy Spirit. At noon lang po, ako, I was the last speaker and I was also the music minister. So tapos na yung sessions namin. There were 500 young people, students, engineering students in the University of Batangas. Kasi the whole College of Engineering, sila yung audience namin, sila yung participants namin. Alam niyo po, when everybody was going out, so okay na, empty na yung auditorium. One student came back. Natakot ako eh. Kasi akala ko baka may violent reaction sa mga sinabi namin, sa recollection. From afar pa lang, sabi ko, ako pinupunta rin itong batang ko ah. Malayo pa lang, yun ang bukasyon, anong pituan? Pag ganun, sabi niya, eh nandito ko sa gilid. Ita ko talaga eh, nakatingin sa akin, tapos... Kapag, pero bago siya makalapit sa amin, sa akin, magano siya. Mignik. Sabi niya, kuya, chukay. Sabi ko, oo, bakit? Ano pa alam mo? Diyan po. Sabi ko, bakit? Ikaw na-touch talaga ako. The next time na said, touch me. Sabi na, kuya, gusto ko lang po magpasalamat kasi pinakilala niyo ulit ng Panginoon sa amin. I woke up at 4 a.m. that day and I was contemplating. Pumunta ba ako? Kasi kailangan ko eh. Sabi nga sa akin, kasama ko, pwede ka naman din pumunta na doon may ibang mga kasama. Pero I knew I wanted to be there and I was going to be there. So nung sinabi niyo, parang sa utak ko, tsaka yung mata ko, we did not say complicated things. We just reminded the young people, God loves you as a plan for you, and the Holy Spirit wants to reside in you. Alam niyo po, hindi natapos doon. Nag-message pa sa akin sa Facebook, inulit niya, Kuya Joy, maraming salamat po ulit kanina, na pagpapakilala ulit sa amin ng Panginoon. Sige po naman, hindi ba inspired mag-missional, di ba? That's why, brothers and sisters, when we respond to new evangelization, yes, we have beautiful programs, we have beautiful endeavors, but never, ever miss out on the most important thing that we should be doing, proclaiming every day. What is that? Pakisabi sa katabi, mahal na mahal ka ng Diyos. Pakisabi sa katabi, thank you, I needed that. Thank you. Amen. Amen. Sige, palakpakan naman natin ang Diyos dahil mahal na mahal tayo. As we move on with our simple culminating session, I will call on people who will share their stories to us. Dahil ang simbahan, napakaganda na ang nangyayari, pero mas may gaganda pa. Amen? Amen? We need to recognize and to thank the Lord for the good things that He is already doing so that we can invite Him more. Lord, please do more in us and through us. The first person I'm about to call
is a person from one of the lay groups in the diocese. And he will share about his story and his conviction as a father, as the head of the family. Ikwento niya ang conviction bilang ama at bilang tao na may desire na magsimbi sa simbahan. Hindi ko na pahabain pa. Okay, welcome po ang ating sharer ngayon, si Dr. Paolo Garcia.